Well, napaka-hot na issue yan, yung bulk buying. Oh. It's because as early as now, we have received several allegations of bulk buying from one party to another, kabilaan na ganito. I think napakalaki po ang participasyon ng ating community dito. And of course, the voters themselves. No? They have to report it to us. At of course, kailangan na meron kasi dito ebidensya, like what happened in Bacoor, Cavite. Kailangan ito mahuli kung sino nagbibigay, kung sino tumatanggap, at kung sino nagpabigay. Especially so, yung mga iba ay mga government officials. No? So, kailangan po ito. Remember, itong vote buying kasi, medyo it happens almost everywhere. No? May susumbong ito, yung police natin, magre-react. So, yung kabila naman ang mag-take advantage. So, definitely, we cannot secure the whole place sa isang in one AOR that we have dahil sa kakulangan natin ng mga police. Remember, yung mga police natin, we have partial deployment already in the different hubs kasi meron ng mga election materials in the different hubs nationwide. So, meron na po tayong 24 hours na police na nagbabantay dyan. So itong vote buying, especially so two or a night before the election, usually ganyan nangyayari yan. We will maximize our deployment. We can assure the we assure the public of that. So what we cannot assure is hindi namin ma-assure na baka may makalusot or meron diyan na talagang makalusot. This is because of our personnel.